lamang nasaktan sa sunog na yan sa Valenzuela, e banta naman sa kalusugan ng mga residente ang usok na nagmumula sa pabrikang natupok. Ang ilan sa kanila, nahilo at nahirapang huminga. Nakatutok si Dano Tingkungko. Di man sila nasunugan, kalusugan na 17 pamilyang apektado ng sunog sa pabrika ng plastic sa Dalandanan, Valenzuela City. Sa tala ng barangay, nasa 10 ang nagreklamo ng alta presyon, pagkahilo at nahirapang huminga dahil sa usok ng nasusunog na plastic. Isa na riyan si Amelia Arellano. Tiniis lang daw niya ang matapang na amoy para makapagsalba ng mga gamit. Kalaunan, nakaramdam na siya ng panghihina. Parang nakakasuka nga yung amoy kasi plastikan yun. Sobrang ano talaga eh, nakahilo. Nang tuluyang maapula ang apoy, saglit bumalik sa kanila mga bahay ang ilang residente para sa kanila mga gamit. Umabot man ang apoy sa bubong ng bahay ni Abelardo, nagpapasalamat pa rin siyang hindi ito tuluyang naabo. Umabot dito? Oo, dumila na sa tulugan ko eh. Dumila na sa dinilaan na yun, no? Kaya binakbak ko na nga yung ibang ano eh. Oo, ito kasi, di ba gawaan ng plastic to? Oo, plastic ang bo. Kumusta yung amoy nung time? Yung siyempre, napakabaho. Ipinagutos ng lokal na pamahalaan na tumuloy muna sa complex sa mga residente habang banta pa rin daw sa kalusugan ng usok ng nasunog na plastic. More on sa lungs, no? Sa lungs ang maapektuhan. Doon na ang simptomas sa mga patient, yung mahirapan huminga, yung nga talagang hinabol ang hininga. Kasi because of the yung fumes na yon na toxic sa ano, nag-up, nakipag. Kasi itong fumes composed of mga organic gas to eh, na hindi natin normally ini-inhale. So, pag pumasok sa bagay, yun talagang doon na mahirapan huminga yung patient, yung naapektuhan yung victim. Banta rin ang mismong pader sa likod ng nasunog na pabrika na nasa peligro ngayong gumuho. Ang hinihintay po namin, sabi po kasi ni actually, sabi po ni doktor, 2 hours po, yung mga bumbero po nandun eh. Ini-demolish po kasi yung pader kasi baka po bumaksak pa lalo, malalap pa mga aksidente. Pero bago pa man ang sunog, matagal na palang inireklamo ng mga taga rito ang pader kahit pa ito ang nagsilbing firewall. Baka bumagsak nga itong pader kasi dating sunog na to eh. Napatungan na lang yan, yun ang kinakatakot din namin dito. Baka bumagsak. Hindi pa tiyak kung hanggang kailan dito sa complex sa mga apektadong residente. Ayon sa Valenzuela City Government, makakabalik lang sila sa kanilang mga bahay kapag nagibana ang pader. Dano Tingkong, Nakatutok, 24 Horas.